Matapos nga ng naging pag-aaway ni Donovan Mitchell at Dillon Brooks kahapon na talaga namang nagkagulo sila, ay may round 2 pa pala ngayong araw na ito. Pero bago nga yan ay pag-usapan muna natin ang maaaring ang maging kaagaw ng Los Angeles Lakers dito nga kay Kyrie Irving. Yan ay walang iba kung hindi ang team ng Phoenix Suns. After nga ng report ng pag-trade request ni Kyrie, balita agad ni Chris Haynes, the Suns and Brooklyn Nets are expected to discuss a trade for Kyrie Irving. Then later, binalita nga rin ni Chris Haynes, mga idol, Phoenix is viewed as one of the few teams capable of facilitating a deal with Brooklyn that could keep both teams in a championship pursuit. Well, kung matandaan nyo nga mga idol yung balita natin patungkol nga dito sa team ng Phoenix at sila nga daw ay naghahanda na sa future without Chris Paul, ay parang saktong-sakto nga itong pang trade request ni Kyrie Irving. Dahil ang target ng Suns so far ay sila Fred VanVleet, sila Terry Rozier at ang iba pang mga gwardya. Pero ngayong naging available na itong si Kyrie Irving ay mukha ngang hindi magpapauli ang team ng Phoenix. Pwede kasi nilang i-trade itong ang si CP3 pati na rin si Jay Crowder kapalit nga neto ni Kyrie Irving. Isang trade mga idol na tama nga itong si Chris Haynes na magpapanatili nga sa dalawang team na patuloy nga silang maging championship contending teams. Magandang trade ito para sa team ng Phoenix mga idol dahil meron na silang guard for the future. Meron na nga silang point guard for the future na kanilang inaalala this past few weeks. At medyo kaedad din ni Kyrie, sila Devin Booker, sila DeAndre Ayton. So pare-pareha sila ng timeline. Kaya naman mga idol, napaka-solid na trade na ito para nga sa team ng Phoenix. Para naman sa team ng Brooklyn mga idol, makakuha nila ang isang veterano ng point guard na si CP3, Hall of Fame point guard, samaan pa ng isang 3&D player na makakatulong nga for sure sa team ng Brooklyn na si Crowder. Maaari nga nila yung samahan ng mga first round picks or mga second round picks para nga mapa-oo itong ang team ng Phoenix. Kaya nga mga idol, eto nga daw itong team ng Phoenix ang isa sa mga maaring maging karibal ng team ng Los Angeles Lakers sa pagkuha nga dito kay Kyrie. Ang Lakers kasi mga idol, si Russell Westbrook at ang kanilang very valuable na 2 first round pick ang pwede nilang i-trade dito nga sa team ng Brooklyn. Pero paano kung gusto nga ng team ng Brooklyn Nets na manatiling maging championship contender? 100% mga idol na ang team ng Phoenix Suns has a better offer when it comes to being a championship contender. Pero kung iniisip na ng Brooklyn ang kanilang future, abay sa Lakers na lang dahil napaka-valuable nga ng kanilang 2027 at 2029 first round pick. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang pag-aaway ni Austin Rivers pati na nga rin ni Mo Bamba. Ang round 2 mga idol, continuation kahapon. Well, sa third quarter din ito mga idol, with 1 minute left na lang yata ay eto nga si Austin Rivers ay nilapitan pa nga itong si Mo Bamba tinayuan sa kanilang bench. At syempre hindi yan nagustuhan ni Mo Bamba at pinatikim agad ng appetizer itong si Rivers. Sinapok agad sa kanyang mukha mga idol na nag-umpisa na nga ng kanilang brawl. Talagang parang sinakal nga yata. Tapos tumulong pa itong si Jalen Suggs mga idol at sinakal din at tinulak nga sa sahig itong ang si Austin Rivers. At matapos yan mga idol ay all out brawl na ang nangyari. Kasama ng ibang mga players, ito pang si Torian Prince ay nakisalit, uminit din ang ulot na kipag-away. Hindi pa nga malinaw ngayon ng mga idol ang tunay na rason ng kanilang pag-aaway, pero mukhang trash talkan nga ang nag-umpisa dito mga idol. Dahil mukhang nga hindi nagustuhan ni Rivers ang sinabi nga na ito ni Mo Bamba at nilapitan niya nga habang nakaupo sa bench itong si Mo na nag-umpisa nga ng kaguluhan na naman. And syempre resulta yan sa ejection sa kanila. So mukhang ang napakainit ng mga ulo ng mga players lately at na-extend pa ang harapang Donovan Mitchell at Dillon Brooks. And this time, Austin Rivers versus Mo Bamba.